Ayun, kumusta mga kapa? Ayun, nandito tayo ngayon sa studio. Siguro pag sinasabi ko yung kapa, hindi ba sa inyo iba iniisip, no? Alam nyo ba na maraming ibig sabihin ng kapa? Kung gusto nyo malaman, panoorin nyo ibang mga videos ko. Sinabi ko doon ko anong ibig sabihin ng kapa. And katatapos lang ng sunod-sunod na gigs namin, tutorial naman tayo ngayon. Bago natin ituloy itong tutorial na to, syempre huwag nyo kakalimutan mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel na to. Kasi marami tayong videos na ilalabas, mga behind the scenes, recording sessions, at kung ano-ano pa, kagaya nito, mga tutorials na pwedeng makatulong sa music career nyo. Alam nyo ba kung ano ang IEM? What? IEM. Noong una, hindi ko rin alam kung ano ang ibig sabihin ng IEM. Hanggang sa isang araw, biglang, kailangan na pala namin ng IEM kasi nagkakaroon kami ng problema. At simula nung gumamit kami ng IEM, nasolve yung problema namin na yun. Ano nga ba ang IEM or in-ear monitor? Ito yung kadalasan na ginagamit ng mga musikero, ng banda na nakikita natin na merong parang earphone sa tenga na kagaya nito. Set up muna kami. So, mauuna muna si keeper sa amin. Tapos kami na nasusunod yung XP. Ito pala yung bago naming in-ear monitoring system para hindi kami nahihirapan na marinig yung mga sound, yung mga tunog namin. Napakalaking tulong ng IEM or ng in-ear monitor sa isang banda or sa isang musikero na nagpa-perform sa stage. Kasi dito sa IEM, mas naririnig niya ng maayos yung tunog na ginagawa niya. Kagaya na lang sa isang vocalista, mas maririnig niya yung boses niya pag kumakanta siya. Kadalasan na nakikita natin sa stage is may mga monitor speaker talaga dyan sa harapan. Pero madalas may mga problema rin tayo na encounter tayo mga musikero. Minsan, mahina yung tunog. Minsan naman, wala talagang tunog. Minsan, hindi balance talaga. Hindi mo marinig yung kabanda mo or hindi mo marinig yung ibang instrumento or yung mismong sarili mong instrumento at boses mo, hindi mo naririnig. Sa IEM or in-ear monitor, mas klaro natin na maririnig yung mga tunog na gusto nating marinig. Kasi pwede rin natin itong i-mix sa main mixer ng sound system or sa sarili nating mixer na po pwede nating i-set up. Pero ngayon, ang ipapakita ko sa inyo is yung basic setup ng in-ear monitor. Ano nga ba ang advantage ng IEM? Isa sa advantage ng IEM is maririnig natin ng maayos yung tunog sa stage. And hindi natin masyado maririnig yung mga sound na ayaw nating marinig. Kagaya ng mga ingay sa paligid, hindi natin siya masyado maririnig kasi ang ginagamit na earphone dito ay itong in-ear. So, nakadiretso talaga to. So, medyo naka-isolate yung sound. Kung ano lang talaga lumalabas dito, halos 80% nun yung maririnig mo. Parang siguro may 20% ka maririnig na outside noise. Pero majority ng sound na maririnig mo is nanggagaling dito. Pangalawa, mas maiiwasan na rin yung senyas ng ganun at saka ganyan. At pangatlo, po pwede na tayo mag-run ng backing tracks. Ngayon, ipapakita ko sa inyo itong basic setup namin na ginagamit namin ni Michael pag tumutugtog kami. Ayan. So, ang gamit namin ngayon ay itong MyPro. MyPro yung brand niya kasi ito yung na-recommend sa amin. Meron kaming single transmitter kasi dalawa lang naman kami kadalasan na tumutugtog. So, ang kinuha namin is isang set na lang muna. Pero doon sa set na yon dalawa ang receiver na kinuha namin. So, tig-isa kami ng ganito. So, yung basic setup natin ngayon, kumukuha kami ng auxiliary out galing sa sound system. Dalawang out yon kasi naka-stereo kami. So, in case na pumalya yung isa, at least meron pang isang pumapasok. Kaya dalawa yung mostly kinukuha ko doon. So, manggagaling doon sa kanila. Okay, minsan magda-direct kami doon sa kung powered yung monitor na ginagamit. Mag-a-out kami doon sa monitor nila papunta dito sa amin. And then, saglit na sound check na lang yon. Pag okay na yung tunog, okay na sa akin yon. So, maliban doon, meron talaga tayong advanced setup na ginagamit. So, sa susunod, ituturo ko naman sa inyo kung ano yung advanced setup na yon na ginagamitan ng iba-iba pang device. So, ang kagandahan dito sa nakuha namin na MyPro, pupwede siya mag-broadcast sa more than one receiver. So, kunyari, anim kami sa banda, pupwede kaming kumuha ng anim din na receiver na kagaya nito at itatransmit lang yon ng isang
transmitter. Kung gusto namin na pare-pareho kami ng mix na maririnig, pero kung gusto namin na magkakaiba kami ng mix na maririnig, kailangan namin magkaroon din ng individual na transmitter. So sa amin kasi, ang concern lang namin is marinig namin na maayos yung tunog na gusto naming marinig. Marinig namin na malinaw yung boses, yung gitara, at saka yung keyboard. Kasi kadalasan, dalawa lang naman kami. Okay na sa amin itong basic. Pero mag-upgrade kami ng IEM namin na magkakaroon na kami ng sariling console. Kasi magra-run na rin kami ng backing tracks. Magra-run kami ng ibang mga tunog from... Kasi doon sa ibang sa mga songs na ni-record namin, maraming instrumento talaga doon. So gusto naming ilabas din doon yung ibang instrumento na ginagamit namin. Marami na rin gumagamit ng IEM. Isa na dyan yung The Ones. Nakasama namin sila, nakita ko yung setup nila, meron silang sariling IEM na ginagamit. Kasi ang alam ko, nagra-run din sila ng backing tracks doon sa IEM nila. And then marami na rin sila Bamboo, yan mga nakita ko na makikita nyo may mga IEM sila kasi makikita nyo may mga nakalagay sa tenga nila habang nagpa-perform. So yun yung mga gumagamit ng IEM. Na kahit pumunta sa audience, meron pa rin siya naririnig na maayos na monitor or sound from do sa tinutugtog nila. So napakahalaga ng IEM sa isang banda kasi mas nagiging confident yung pagtugtog sa stage or pag-perform. Maraming salamat pala sa The Music Source, especially kay Jeff. Diyan namin binili sa The Music Source yung mga equipment na ginagamit namin ngayon dito sa IEM namin. And then, ako na rin yung nag-setup ng buong system na ginagamit namin ngayon. And kung meron kayong tanong about sa IEM at meron ka rin kayong maisasuggest sa about sa IEM, mag-comment lang kayo dito. Marami pa kaming i-share sa inyo na mga equipment na ginagamit namin at paano ito gamitin. Kaya huwag niyong kalilimutan mag-subscribe dito sa channel ko. At ang hirap tapusin ng vlog. Kaya ganito na lang. Bigla na lang. Mawawala!